Kapatid, kumustahin naman po natin ngayon ang sitwasyon sa Davao de Oro kung saan problema pa rin yung mga landslide at pagbaha. At nasa linya po natin ngayong umaga si Sir Edward Macapili, Executive Assistant on Communications and Public Relations ng PDRRMO Davao de Oro. Good morning, sir. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi po sa amin. Bati ka muna, sir. Magandang umaga. Magandang umaga po sa lahat po ng nanonood at nakapakinig ng programa niyo po, Sir Mon. Yes. Kumusta lang po ang panahon ngayon dyan sa inyo? So far po, medyo okay na din kasi nung last Friday, nahinto na yung ulan, Thursday ata, wala na pong ulan. Mm-hmm. Tapos nagsimula naman kagad yung mga clearing operations doon sa mga daan na nagkaroon ng landslide. Mm-hmm. But then, until now, ngayong araw nito, another batch for relief operations from the provincial government office to the provincial social welfare development office and the DSWD. And with the coordinations of the municipal local government unit also. Opo. But currently, sir, just for the record, ilan po ang casualties natin dyan po sa inyong province patungkol nga po dito sa mga pag-ulan at pagbaha? Well, sir, as of February 4, as the report of the Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, umabot na po sa 26 yung casualties, bali 11 yung namatay, 12 yung injured at bali 3 yung missing. Yung ano pong update sa tatlong missing, sir? The Provincial Disaster Reduction Management personnel with the coordination of the Municipal Disaster Risk Reduction Management personnel, they're still conducting operations for the search and rescue of the missing people. Mm-hmm. Kasi po, sa sobrang taas ng tubig, parang naging river na yung mga daan. Taka yung tasa, sobrang taas ng tubig din sa mga river. Kasi may mga area talagang biglang tumaas yung tubig, sir. Kaya naanod. Mm-hmm. Sir, yung tatlong missing, ano-ano po ito? Ano pong dahilan? Bakit sila po ay nawala? Sa, ano po, sir, nalunod sa tubig, tapos sa sobrang lakas ng current, naanod sa doon sa mga malalaki na mga tubig na pararading river yung mga daan doon. Saan barangay po ito at saka mga ilang taon po itong tatlong nawawala? Particular po sa barangay Andap of Municipality of New Bataan. Mm-hmm. Doon sa area na yun, medyo mas marami pong mga casualties na ano doon na biktima. Kasi if you will remember, yung New Bataan, yan din yung area na yan na naglandfall yung si Bagyong Pablo 10 years ago. So yung water from the other adjacent places like Maragusan, doon bumababa sa New Bataan area. Kaya doon ang mas maraming na damage po. At saka yung Compostela. Opo. Sir, yung 11 namatay, ano po mga dahilan ng pagkamatay po nito? Marami po yun ah. Yung ano sir, karamihan kasi dito sa biktima, doon sa mga na injured, na mga casualties, medyo may mga edad na, nasa 60, 70, na nung tumaas din yung tubig doon sa area nila, hindi na nakalabas doon sa bahay nila. Mm-hmm. So mostly talaga nalunod po, no? At marami yes, din sir. Po ang galing sa New Bataan town. Yes sir, yes sir. Okay. Marami po sa New Bataan na municipality. Nabayan. You've mentioned last Thursday and Friday, humupa naman kahit papaano na po ang pag-ulan, pero may mga lugar pa rin po bang baha or lubog po sa tubig at may mga landslide pa, sir, as of the moment or since yesterday? So far, sir, bumababa na yung tubig. Hindi naman katulad for the past days na talagang lubog na lubog. Kaya lang, yung mga landslide area, patuloy pa din yung operations. Pero doon nasabi ko doon sa Municipality of Mawab,
yung sa may barangay Sawangan na National Highway, talagang yesterday po around 4 p.m., may declaration na po yung governor tsaka yung PNP na tsaka yung DPWH na talagang isara muna kasi yung 6 lanes na yon during the heavy rains, the 5 lanes bumigay po, may movement talaga kaya nag 1 lane. Pero yung 1 lane na yon na may nakita po yung MGB na nagkano na din, may movement din kaya they gumawa sila na ng report and then submitted to the governor. After 2 days, talagang nagdeklara na po kahapon na isara na. So may rerouting na mangyari ngayon, masyadong malayo na, going to Davao from north part of Davao de Oro. Instead of passing National Highway, ididitor po dito sa may palengke ng Mawab. The alternate road will be passing through Municipality of Maco, naku, then back to Tagum. Mga ilang oras po yun ang nadagdag? Ano, mga ilang oras po na biyahe yun kung sakali? Madagdagan po ng mga mahigit isa o sa kalating oras po. Okay. Ang madagdag. Kasi nga, oo, damage po yung tulay po ba ito or road? Road po. Road, okay. Sir, panghuli na lamang po, anong pinakakailangan ngayon ng mga residente po dyan sa province? Natural po yung, siyempre yung ayuda, yung mga food packs. But then the provincial government, through the provincial social welfare office, is ready naman. In fact, kahapon, there was a whole day repacking of the food packs that is scheduled for the release today. Kasi yung kahapon, iba din yon yung na-release. But since the provincial government is very much ready, there was a whole day operations of repacking with the volunteers and some employees of the provincial government na talagang nag-volunteer just for today to deliver the food packs doon sa mga... May mga nasa evacuation center pa rin po ba? Ano po? May mga nasa evacuation center pa rin po? Yes, wala pa pong declarations na uuwi sila sa mga... bahay-bahay nila kasi po until such time the provincial government through the recommendation of the provincial disaster reduction management office na pwede na silang bumalik. Yun po. Antayin muna natin. Sir, maraming salamat po sa inyong mga ibinahagi po sa aming programa. We hope and pray na sana po talagang makita na rin yung tatlong missing at hindi na madagdagan pa itong mga casualties po natin. Mag-ingat po kayo dyan at maraming salamat po ulit at magandang umaga. Yes, thank you so much, sir. Yan po mga kapatid, si Sir Edward Makapili, Executive Assistant on Communications and Public Relations ng PDRRMO sa probinsya po ng Davao de Oro. Oras po natin, alas 5.